Yan, makikita nyo mga kabayan, sinisiksik niya. Yan, yan na yung pinaka-vibrate niyan. Yan. Para hindi siya magkaroon ng ampaw. Yan, itong posti mga kabayan yung binuhusan namin kahapon. Yan. Wala siyang ampaw. Yan, ngayon yung dalawa na naman ang bubuhusan namin. Yung dalawang posting ito. Yan, yung purma namin ganoon pa rin. Yung hindi nakapanood dun sa isang video ko, yan, panoorin nyo na lang po kung paano namin pinormahan to. Yan, ito yung mga tali. Alambre. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong tamang timpla ng siminto para hindi siya magkaroon ng ampaw. Kasi pag maraming tubig yung halo nyo, pwedeng magkaroon ng ampaw sa baba. Pwedeng puro graba yung makikita nyo. Pag binaklas nyo yung purma, puro graba yung nasa baba ng poste. Yung dito, sa may banda dito. Yan. Tapos may mga nagtatanong sa akin, ba't daw hindi namin ginamitin ang vibrator? Yan. Ang nangyayari po kasi mga kabayan, pag nasobrahan na ang vibrate, yung isang poste katulad nito, pag binaibrate mo ng binaibrate yan, lalabas yung katas dito sa baba. Yan, yung siminto, tubig, buhangin, yung parang ganito. Kaya ang nangyayari niyan, ang natitira dito, sa mga banda dito, puro bato, makikita mo, puro graba. Yan, pero kung yung poste nyo saradong-sarado naman, walang lalabasan yung tubig, saka buhangin, pwede nyo i-vibrate ng i-vibrate. Pero kung nakikita nyo may mga lumalabas na tubig, yan, kailangan isang kwan lang, isang sundutan lang ng vibrate. Pero itong binuhusan namin na to, pinasundot ko lang to ng bakal. Yan, ito yung ginamit namin, ayan. Kasi may mga nagtatanong sa akin, ba't daw hindi ko namin binaibrate yung poste. Yan. Yan, pag nabuhusan na siya hanggang dito, mga ganyang kataas, papasundot nyo muna ng bakal para masiksik talaga, paikot. Tapos, dito na naman, pasiksik mo na naman. Yan, para ganito, wala siyang ampaw. Yan, kasi hindi naman po lahat ng nagpapagawa ng bahay may vibrator. Yan, kaya okay lang po yun. Pasundot nyo lang ng bakal ng maayos para maging ganyan, wala siyang ampaw. Yan. Yan, tingnan nyo rin dito sa kabila. Yan, wala siyang ampaw, mga kabayan. Yan, ngayon, ipapakita ko rin ito sa inyong dalawang posting ito. Kung anong tamang timpla para hindi siya magkaroon ng ampaw. Yan, bubuksan na namin itong dalawang posting ito. Yan. Nahulugan na rin yan. Yan, importante mga kabayan yung hulog. Kailangan nakahulog yan. Yan, nahulugan na rin namin ito. Yan, dinadagdagan na lang ng tali. Kulang pa. Yan, tapos bubuhusan na rin to. Yan, tapos sa bandang taas mga kabayan, yan lang namin yung linagin ng spacer sa bandang taas na yan. Kasi 16mm naman yan, nakagitna yan dito sa baba. May spacer banda dyan, kaya nakagitna yan sa poste. Yan, pati yun. Meron na rin yung spacer. Kahit dito lang sa banda dito. Yan, banda dyan. Kasi nakagitna naman yan sa puno. Yan mga kabayan, nagpahalo na ako. Yung ratio ng halo namin, 1, 2, 3. Isang siminto, dalawang buhangin, tatlong graba. Yan. Yan, nakikita nyo yan mga kabayan. Saktong sakto lang yung tubig. Yan mga kabayan, nakikita nyo mga kabayan yung halo, saktong sakto lang. Yan, hindi siya malapnaw. Yan, tapos bago buhusan yan, lalagyan ng grout. Yung linusaw na siminto. Yan, para dumulas yung halo sa mga bakal, saka sa purma.
nakalagay dyan ang mga 5 balde. Yan, pag nakataas na dyan ng kahit mga 50 cm, papasiksik ko na yan. Yan, nakita nyo po yung halo. Saktong-sakto lang yung lapot niya. Hindi siya masyadong malabnaw. Makikita niya mga kabayan, sinisiksik niya. Yan, yan na yung pinaka-vibrate niyan. Yan. Para hindi siya magkaroon ng ampaw. Yan. Yan, tapos na mga kabayan, buhusan yung dalawang poste. Yan, bukas papakita ko sa inyo pag baklas nyan para makita nyo kung may ampaw o wala. Yan, ayun yung isang poste. Yan, ito na yung nabuhusan natin kahapon mga kabayan. Yan, saka yung isa. Yun naman yun nung nakaraan. Yan, yung dalawang posting yan. Pang tatlong araw niya na ngayon. Yan, ngayon, ipapabaklas ko na to para makita nyo yung resulta kung wala ba talagang ampaw. Thank you.
Yan, ito na yung poste, mga kabayan, yan. Yan. Yung maliliit na ito. Kasi pagpaklas ang porma, yung iba nito kumakapit na. Yan. Itong isa, ganun din. Yan, pinapabasa ko na naman mga kabayan yung poste. Kaya pala binabasa yan para hindi mag-crack habang natutuyo yung poste. Yan, para tumigas ng maganda yung ating mga konkreto. Yan, ganyan lang po mga kabayan yung pagbubuhos ng poste para walang ampaw. Yan, bago ko taposin yung video ko, may sasabihin daw muna si J. King TV. Yan. Sige, sabihin mo na kabayan. Shout out pala mga kabayan kay ano, kay alias Don Benito ng Maryland USA sa pag-subscribe. Thank you very much. Yan, maraming salamat daw mga kabayan sa nag-subscribe sa channel niya. Yan, hanggang dito na lang mga kabayan. Maraming salamat sa panonood.